Mini vlog! Bago nga ako maglaba, prepare ko muna yung pagkain ni Kulit. Dahil sa sobrang pabibi nga nito, kailangan i-prepare mo muna yung pagkain niya. Sunny side up nga lang yung ulam niya dyan kasi yun nga yung request niya. Meron naman kaming tritong isda, kaso nga lang ma-arty to, ayaw niya nun. Ang hirap nito pakainin ng isda, pati nga gulay, pinipili lang. Kahit nga paksi yung na isda, ayaw niya din, sabaw lang yung kinakain niya. Mas gusto pa nga nito, hotdog at itlog, kaso hindi naman maganda pag lagi-lagi. Kaya pinipilit ko talaga siyang kumain ng gulay. Mga dahon nga lang yung gustong kainin nito. Dahon ng kangkong, dahon ng pichay, basta mga dahon. At ayun na nga, no, pagkatapos ko nga i-prepare yung pagkain ni Kulit, ito naman yung labahan ko, ang inatupag ko. Alam nyo naman tayo mga nanay, Anli, lagi ang ating labahan. Kahit kakalaba pa nga lang, maya-maya may labahan na naman ulit. Kung pwede nga lang hindi na tayo magbihis, nako, hayahay ang buhay. Buti nga lang at tatlo lang kami, kahit papano, konti lang yung labahan namin. Pero pag tinamad naman maglaba, natatambakan din, kaya dumadami. Anyway, kahit hindi kayo nagtanong, isishare ko nga lang pala kung bakit pinasok ko to yung mundo ng pagiging vlogger. Dahil as a parent, gusto din talaga natin maibigay yung lahat ng gusto ng anak natin. At syempre, yung mabili mo yung lahat ng gusto mo. Kaya ko to pinasok, nagbabaka sakaling magaya ng iba na swertihin din. Dahil wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin. Ang dami-dami kasi mga vlogger dyan na nakaka-inspire talaga. Alam mo yung nag-uumpisa talaga sila sa wala. Tapos ngayon, makikita mo na naging successful na sila. At mas lalo talaga nakaka-inspire yung mga mommy vlogger. Kaya sinubukan ko din talaga. Wala naman din kasi mawawala. At sa pagiging content creator, kailangan mo lang talagang magtiyaga dahil hindi naman agad-agad makuha mo yung gusto mo. Anyway, pagkatapos ko nga pala maglaba, ito naman yung anak ko naglalaro. Kita nyo yung ginawa niyang laruan dyan, pulbo, pabango at tawas. At nung kinahaponan nga, syempre palengke time, pupunta nga pala kami nito sa palengke. At pag namamalingki nga ako, lagi talaga kasama to si Kulit. Kasi hindi nga to nagpapaiwan sa bahay na siya mag-isa. Kaya lagi kaming buntot-buntot dalawa. Gulay nga lang pala yung binili ko dito. Bumili ako ng tokwa at kangkong. At pag nagugulay nga ako, mas gusto talaga ng asawa ko na may tuyo. Kaya bumili na nga din ako ng tuyo at yung isa naman nagpapabili ng biskwit. Pagdating nga sa bahay, inasikaso ko na nga agad tong tokwa. Ipiprito ko nga lang at lalagyan ko ng crispy fry. Masarap kasi siya pag may crispy fry, lasang chicken, charot. Hinihiwa-hiwa ko nga lang yan dyan ng maliliit. At pagkatapos ko ngang hiwain, ayan, lalagyan ko na ng crispy fry. At iniisa-isa ko ngang lagyan ng crispy fry yung tokwa. At nung pagkatapos ko ngang lagyan, ipiprito na natin. Nasarapan nga yung anak ko dyan, kaya nag-request na sa susunod daw damihan ko na pagluto. Kasi tatlong piraso nga lang yung binili ko. Masarap din naman kasi siyang papakin, kahit nga ako nasasarapan din. Pagkatapos ko ngang iprito yung tokwa, ito namang kangkong hinihimay-himay ko na din. Kung nagluluto nga pala ako ng kangkong, sinasama ko yung tangkay. Kasi pag yung dahon lang, sobrang konti lang yung maluluto mo. At pagkatapos ko nga hinimay, ayan, nag-isa na ako ng bawang at sibuyas. Hindi ko na hinugasan yung kawali kasi pinapritohan ko lang naman ng tokwa yan. At inuna ko na nga paglagay yung tangkay. Nung lumambot na yung tangkay, sinunod ka na pala yung dahon. At nung pagkaluto na nga ng kangkong, nagprito na din pala ako agad ng tuyo. Nyosh ko, ang mahal ng tuyo. Dati 20 pesos nga lang yan. Ngayon 25 pesos na, 6 na piraso lang. Yun lang for now. Daghang salamat sa paglantaw. God bless.